Magandang umaga sa inyo dyan, mga guys. Dito tayo ngayon para magsaayos ng ating panghuli ng isda, yung tulingan. Ito yung nangyari sa, kumbaga, bakbakan ng isda sa dagat. So, di natin maiwasan na ganito ang mangyayari sa ating gamit, kapag lalong-lalo na kapag marami tayong nahuli. At ito, naging ganyan ang kanyang itsura, guys. Dapat natin itong baguhin. So, bumili ako ng nylon, guys. Ito yung brand niya, Dolphin. Number nito ay 25. At itong ating ipapalit dito sa ating panghuli ng isda kanina, guys, na sisira, guys, dahil malalaki kasi yung mga nahuli namin. So ganito ang nangyari. At ang tawag pala nito dito sa amin, guys, ay latak, guys, latak. So makikita nyo rin kung paano namin ito ginagawa, at para magka-idea kayo kapag kayo na ay pupunta sa dagat at susubukan itong aming ginagawa, pwedeng-pwede, guys. So, ito, guys, itong binili ko kanina, ito yung ating, kailangan po natin itong transfer dito. So, ang una, guys, ay kailangan po natin itong kunin. Sa paggawa ng latak pala, guys, ay kailangan yung gumamit ng ganito. So ang latak, guys, ay may mga materialis na kailangan nating lagay, guys. Ito at saka yung itong nylon, yung gagamit rin tayo ng tingga, guys, tingga. At saka pinsor. So ang susunod, guys, ay kailangan po natin itong i-transfer dito. Guys, ilalagay natin ito dito sa may baldi, guys. Ganito yung pag lalagay ng nylon, guys, para hindi ito magka sira-sira, guys. Thank you.
ayan na guys. Tapos na nating mailipat na itong nylon dito sa ating lalagyan guys. Ang susunod po natin gawin ay ilalagay po natin itong tinga. So ipapasok na natin itong nylon guys, yung dalawang tinga guys. So ayan guys, at so ayan na, tapos ito yung pinsor ang susunod guys. So ilalag natin dito guys. So dito guys, ilalag natin ng pang dalawang ikot lang guys. So ayan na siya guys. Ayan na. Putulin lang natin itong isa guys, yung so, ganito lang itsura niya guys. Tapos dito, dito sa pinsor ay maglalagay tayo ng isang maliit na nylon. Yung karaniwang ginagamit namin dito ay yung number 10. Number 10 yung size ng nylon guys. So, ito guys. Yamato pala ang tawag dito sa amin guys. Ito yung karaniwang namin ginagamit sa panghuli ng isdang pilingan guys. Yamato number 10. So didipa lang tayo ng dalawang dipa. So yun na guys. So yung dulo ng nylon guys ay itatali natin dito sa pinsor. So ayan na guys ang kanyang itsura. Tapos ating isisilid itong dulo niya dito sa may butas. Saka pagdating sa may butas at isisilid rin natin dito sa kabilang butas guys. So agawin natin guys at baba natin natin. So okay guys. So kabilang dulo guys ay dito natin itatali yung ating pangawil. So ito yun guys, slicer ito. Numero nito ay 5. Slicer numero 5. At itatali lang natin dito sa may
kabil guys. So ayan na, yun yun ang kanyang itsura guys. So ayan, ganyan lang ang paggawa ng latap guys. Simple simple lang. Kung itatry nyo ito dito sa inyo, kung pwede rin ito magagamit dyan sa may mga takot dyan guys, pwede rin ito magagamit. So dito lang sa amin, karaniwan namin ito ginagamit sa ano, yung sa panghuli namin ng tulingan. Ito gaya ng aking mga naunang na-upload na video, ito lang ang aming ginagamit. So yan na guys. So maraming salamat sa inyong panonood guys. Sana nakatulong itong ating ginagawa ngayon, at may try nyo rin doon sa inyo kung kayo ay nang mga ng isda guys.